Marhaba, good morning. Ako pala si Lito Lopez Jr., isa akong Ilocano. Usapang ano tayo ha, sex education tayo, hindi to kalibugan or kalaswaan. Pwede sa lahat na manood nito, mga teenager hanggang pataas, pwede lahat manood nitong video na to. Kung masailan ka naman sa mga sex, mga ganyan, mga educational, yung mga konting aral lang sa ganito, huwag mo na lang ituloy na panoorin itong video na to. I-skip mo na lang at lumayas ka sa aking video. Yung mga may gusto lang manood ng video ko ang pwedeng manood ngayon na. Kung gusto mo na, ituloy na ni Kuya mo, marhaba, ang pagtuturo ng anong mga bawal sa mga sex na yan. O kaya yung pangapagbabati, anong bawal sa pangapagbabati o pagsasalsal, pagjajakul, pagmamasturbate or kung ano dyan. Hindi naman bawal ang pagmamasturbate kasi normal lang yan sa mga kalalakihan o kaya sa kababaihan, nagmamasturbate din yung mga yan. Kasi ang bawal lang ay yung sobra-sobra na. Ang karamihan kasi ng mga 14 to 19 years old, yan po yung ano, mataas talaga ang testosterone na sinasabi. Yung testosterone na yan, yung mga, kumbaga yung mga inaano ng ating katawan, yung kalibugan din natin, yung parang ganun nararamdaman natin, may mga nararamdaman talaga tayo mga ganyan. Diba? Naalarma nga ako kaya gusto kong gumawa tong video na to kasi napanood ko doon sa video ni Doc Willie Ong na ano sa ano na news pa to sa GMA, 14 years old na bata is ano namatay sa pagpapaligaya niya sa kanyang katawan. Kumbaga naging addict siya sa pagpapaligaya o pagbabati niya. Araw-araw nagbabati kahit nahuli na siya ng kanyang ina, na pagbabati, mga ganyan, nasabihan na siya, ay tinutuloy-tuloy niya pa rin ang kanyang pagjajakul hanggang sa nagdurugo ang kanyang ano, yung titi niya, parang nagdudurugo siya, tapos yung kaya yun, nabawian siya ng buhay. Nakakamatay ang ano, sobrang pagbabati. Pero kung ano man 20, 30, 40 years old pataas ka, ay kung palagi ka pa rin nagbabati, for sure nagbabati ka pa rin hanggang ngayon. Hindi naman masama yan, like 3 times a week mong gawin ng pagbabati kasi nakakaganda rin yan sa katawan. Napapaligaya mo rin yung katawan kung wala kang partner, di ba? Pero kung nagiging addict ka na, sa pagbabati na yan, sa pagjajakul na yan, ay yun yung bawal at nakakasama sa'yo. Kaya kung kaiba-kaiba ang mga itsura ng titi, may straight, may paling, alam mo yung paling? Ganun na. Nagaganyan na na titi. Yun na yung ano, yung nasobrahan niya kasi na-deform. Na-de-deform din yung titi na yan. Pero may pinanganak naman talaga na konting ano lang, deform, hindi naman siya masyadong straight. Mga ganun-ganun lang siya. Kasi hindi naman tayo lahat perfecto. Kaya ganun. Maniwala ka kay Kuya mo, marhaba, ito ay ginagawa ng lahat ng mga tao. Hindi lang ikaw, Pilipino. Lahat ng mga kalalakihan ay ginagawa ang pagjajakul o pagsasalsal. Diba? Kung may natutunan ka naman kay Kuya mo, marhaba, ay ano, mag-like and mag-subscribe ka dyan para sa susunod kong video ay ma-notify ka. Ha? Kung may natutunan ka kay Kuya mo, kaya tigil-tigilan mo na yung masyadong pag-addict sa pagbabati o pagsasalsal dyan. O kaya hindi naman tigilan, bawas-bawasan mo. Kung nagagawa mo sa isang araw ay dalawang beses, tatlong beses sa isang araw kang magbati, ay bawas-bawasan mo. Ituon mo na lang sa pansin yung ano, make yourself busy o kaya magtrabaho ka, makipagkaibigan ka, o maggitara ka, kakanta kayo, magbasketball, basta busy lang, o magcellphone ka, magyoutube ka na rin para mangisda ka rin sa mga ano, para maging vlogger ka rin. Try mo maging vlog din para maiwasan mo yung palaging pagbabati. Oh, yung 50 years old naman pataas, like 50 to 60, nagbabati pa rin yung mga yan.
Pero dapat yan yung dapat laging magbati. Kasi para hindi sila magkasakit ng prostate cancer. Nakaka-cancer din kaya yung ano yung hindi nababawasan ang ano yung kanilang sperm na nabubuo doon, like 1 month na hindi ka nagbabati, hindi mo na ilalabas ang iyong sperm dun sa ano mo, yun yung nakaka-prostate cancer. Kaya kapag 50 years old ka na pataas, ay kailangan mo rin din gawin yun o ilabas. Kung may partner ka naman, why not, di ba? Ipagawa mo na lang sa partner mo, yan. Oo. Kung yung mga 40, 20 to 40 years old, kung nagsasalsal ka pa ng pagka-addict-addict na yan, pwede ka rin magkasakit talaga ng prostate cancer. Yun naman ang pagkakaiba, ha? Naintindihan mo ba ba? Nakuha mo ba ako? O, ulitin ko. 20 to 40 years old, bawas-bawasan mo yung pagjajakol mo araw-araw, yung nagdamihan mo. O, yung 50 naman, yan yung kahit ano, 3 times a week din, pwede niyang magsalsal para mailabas. Okay? Kuha mo? Gets mo? Kaya, bawas-bawas tayo, ha? Tignan ko nga kung sino yung mag, ano dyan, mag thumbs up or mag thumbs down sa mga pinagsasabi ko dito. Hindi to kalibugan. Ito ay sex education lamang. Kasi si Kuya mo Marhaba ay inaamin ko rin, ginagawa din natin yan, ha? Ginagawa natin yan. Hindi to kalibugan. Isa lang itong informasyon. Ginawa ko lang itong video sa inyo na to para mapanood nyo. Para masabihan nyo rin yung mga anak nyo, bantayan nyo ang inyong mga anak din. Turuan nyo rin sila minsan. O kaya, yung anak nyo, bigyan nyo sila ng sports. Kumbaga, bigyan nyo sila ng pagtuunan nyo rin ng pansin yung anak nyo. Huwag mo silang hayaan na mag-isa. Kasi naiisip yan lagi. Kasi yung katawan ng mga lalaki iba talaga. Hindi lang katawan ng babae, ginagawa din yan ng babae, 'di ba? Oh, siya. Pasensya na kayo kung nabastusan man kayo or ano, wala akong pakialam kung nabastusan kayo dito sa vlog na 'to, pero yung mga nakakaintindi or na makakapangunawa, malawak yung pag-iisip, naiintindihan niya kung anong pinagsasabi ni Marhaba. Pangalan ko pala si Lito Lopez Jr. Kung kahit i-search mo pa ako, hindi ako natatakot sa inyo. Nananakot, no? Hindi naman ako nananakot. Ay, ito lang ay sex education lang para sa mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati lahat tayo, mga kalalakihan. O siya, goodbye.